Problem number 32 na tayo sa inverse of trigo, juxtapose, differential calculus. So, kukunin natin yung first derivatives nito. So, y prime. Ito, medyo mahaba lang. Eh. So, ito, inverse of sine. So, ang inverse of sine is 1 all over square root of 1 minus u squared, which is yung function. So, ang u natin is x all over a. So, lagay lang tayo ng quantity. Quantity is called multiply by what? The derivative of x all over a, which is yung 1 all over a. Plus, ito. Ano ba ito? Fraction, so naka-fraction. So, UDB, BDU plus, BDU minus UDB. So, ito, nagiging B. Hindi na nag-ing ito. Nagiging B ito times derivative nito. A squared minus X squared. So, negative 1 half times negative 2X. Minus what? Minus U. B times derivative of U minus U. Times the derivative of what? The derivative of 1. Yan. Derivative of D. So, yan. X squared. So, simplify natin. Y prime is equivalent of 1 square root of what? Dito, pag sinimplify mo ito, gamit yung quantity is called, magkakaroon sila ng sariling exponent na 2. Then ito, pag minultiply mo dito, magiging A squared all over X squared all over what? A squared. Tama? So, 1 all over A. Ito, simplify natin. May operation na positive. Ito, matatanggal dito. Pati ito. So, X lang dito. Maging X squared all over what? Radical form. Sir, A squared minus X squared. Then, what? Ito, minus what? Ito, multiply mo dito. Magiging A squared minus X. So, yan. Simplify mo na. So, ito, radical to radical. Mixed variable. Pag multiply mo yung radical to radical, mawala pong exponent. So, unahin muna natin ito. Exponent pala, mawala pala yung radical. So, ito, magiging square dito, quantity. Pag minultiply mo dito, magiging 1. Pag minultiply mo na dito, magiging 1 na lang. So, ano yung matira dito? 1 all over A squared. So, ganito yan, ha? I-express mo yung radical, magiging A yan. Pag i-multiply mo, magre-reciprocal ito by 1. Napunta yung A sa 1. Bali, multiply mo naman yung A dito. Divide mo sa A, magiging 1 na lang. So, ito, by mix, anong mangyari siya? By mix yan. So, ito, by LCD lang naman ito, madali lang naman. So, pag sinulat natin yan, anong makukuha natin dito? Pag multiply mo ng parehong radical, so, ang makukuha po natin dyan is what? Negative X squared plus minus A squared plus X squared. So, I think na marunong na kayo mag-simplify sa nung ganitong ka-basic na algebra. So, ito, magiging what? So, ito, magiging X squared. Tama? Square root of A all over squared minus X squared. So, yan. So, ito matatanggal. So, ang matira lang dito is what? Yung matira lang dito is Y prime is equivalent of 1 all over square root of A squared minus X squared times. Ano ba ito operation dito? Positive pala. Hindi times. So, negative. Negative na pala magiging operation dito dahil negative yung A natin. So, ang mangyari, magiging A squared na lang dito all over X squared, tama? Square root of A squared minus X squared. So, ano yung gagawin natin dyan? Simplify lang natin dyan. So, ito, pwede mo na ito i-cross-multiply. Pag cross-multiply kasi mo yan, ang makukuha mong sagot, ang magiging final sagot mo is negative square root of A squared minus X squared all over what? All over X squared. So, ganyan lang po. Pag sinimplify mo yan by cross multiplication, ito po yung makukuha mo. So, ito po yung sagot sa problem number 32. So, proceed tayo sa problem number 33 na. So, medyo malayo pa tayo sa maraming pang example na kulang dito. So, try natin ubusin. Ngunit kung ano yung makakaya natin. So, problem number 33 of the inverse of trigo. So, problem number 33 na. So, kunin natin yung formula sa inverse of tan. So, 1 plus X squared. Tama? All over X squared. So, kung nakikita nyo, dinadirect ko na isisimplify. So, alam nyo na kasi yan, di ba? Kasi 1, ang yung formula ng inverse of tan is 1 all over 1 plus U squared. So, pag sinimplify natin yung quantity squared sa function ng U, magiging X squared all over A squared. So, plus, naman, sa another naman, inverse of tan. So, ganun pa rin. Kung another yan, ganun pa rin yan.
magiging what? Magiging ganito rin siya. Magiging 1 plus x squared all over a squared. So, i-simplify po natin yan. Magiging ano yan siya? Magiging a squared plus x squared all over a squared. Tama? Then, positive naman dito, magiging wait lang, may nakalimutan tayo dito. So, yung ano pala nito, yung derivative ng x all over a. So, gamitan mo yan ng product, quotient rule, magiging 1 all over a yan. So, ganun din dito, 1 all over a. So, kasi ito, mumultiply natin yan dyan sa loob. So, meron itong quantity squared dito. So, ito magiging a squared plus x squared. So, I think tama ito. So, tama rin. A squared. Then, the derivative nito is 1. What? Anong derivative nito? Ang derivative nito is negative a all over x. So, dito naman, a all over x. So, yan. Simplify natin ito. Ito, mag-reciprocal ito, di ba? Pag nag-reciprocal po yan, sir, mapupunta dito sa 1. Yung a squared. Pag minultiply naman natin sa 1, i-divide natin dito, mag-law of exponent, which is ang a lang po ang matira dito. So, a lang po. So, a plus x squared. So, dito is what? Dito. Karoon din po ito. Sir, pag sinimplify natin yung dalawang division, multiplication yan. Pag naging multiplication yan, yung a squared, mapupunta sa 1. Pag minultiply natin yung a squared dito, kay negative a, is magiging what? Magiging negative a na lang. Negative a. So, sir, bakit naging negative a yan? Kasi kapag i-square root mo yan, a na lang yan. Diba? So, pag minultiply mo dito, magiging ano na lang siya, magiging a na lang. Pag minultiply mo na ito, magiging ni lowest term mo, magiging a na lang yung matira dito. So, hindi pala yun, x lang pala matira dito. Hindi pala a. Try natin, baka a squared. Kasi x man ito. X squared pala ito, no? X squared, meron yung x squared pala ito. Sorry. So, yan. Yan po yung derivatives nito. Derivatives ng a over x. So, pag sinimplify po natin ito, wait lang, try doon natin, baka baliktad din ito. O tama, baliktad pala ito. Kaya pala hindi makuha. Dapat ito, baliktad. Dapat yung a squared yung sa taas, a squared dito. Hindi pala sila magkapareho. Kasi ito, x all over a. Then ito, a all over x. So, nalito tayo. So, dito dapat is a squared dito. Then dito is x squared. Yan. Then dito is what? X squared pa rin. So, pag ni-reciprocal natin yan, magiging yung x squared mapupunta kay 1. Pag dinibay natin dito, matatanggal na yung x squared. Kaya ang matira yung negative a na lang. Negative a na lang yung matira all over ito, x squared plus a squared. Pag sinisimplify naman natin ito is magiging 0. So sir, bakit magiging 0 yan? Kasi imagine mo pa lang sa numerator, malalaman mo na mag 0 na yan. Kasi a minus a, di ba? 0 na yan. Kung gusto mo i-prove, i-cross multiplication mo yan, then i-simplify mo yan, makukuha mo rin is 0. So yan po yung sagot sa problem number 33. So, 0. So, proceed tayo sa problem number 34. Then, kumakain natin ngayon is ubusin natin yung exercise sa box. So, yan. So, problem 33. Hanggang 45 ata yun. So, itry natin hanggang 45. So, problem number 33. The next is the problem number 34. So, problem number 34 tayo. So, problem 34. Ubusin natin. The problem number 34 is ano ba yan? Inverse of tan. Hindi na naging. Yung marker talaga yung nag-surrender. Markling. Inverse of tan. A plus x all over what? All over 1 minus ax. So, ang gawin lang natin dyan is sundan lang po natin yung ano natin, yung formula sa inverse of tan. Kasi para hindi po tayo kasi malito, kailangan po natin is susunod tayo sa formula. So, ano ba yung formula ng inverse of tan? Sir, ang formula ng inverse of tan is 1 all over 1 plus u squared. So, yun po. 1 all over what? 1 plus u squared. So, ano yung u squared natin? Sir, ang u squared po natin is what? Yung, ano ba to? A squared. X all over 1, napadbansa po. X, yan, quantity squared. So, meron tayong quantity squared. So, bakit ka naglagay ng quantity squared? Kasi u squared yan, di ba? So, multiply by what? Multiply daw sa derivative ng function. So, ito, i-quotient rule mo. B, ano ba yung B mo? Sir, ang B is 1 minus AX times the derivative of U. The derivative dito is 1. B times derivative of U minus U times derivative of B, which is yung negative A.
So, all over A squared, B squared, 1 minus A squared. So, yan. Isisimplify lang na, isisimplify po lang natin. So, ito, ang magiging sagot natin dito is ito, quantity squared dito. So, ibig sabihin lang po, pag quantity squared din siya, magkakaroon ng exponent yung A pati X, which is magiging A squared at X squared. So, dito, magiging 1 plus A squared plus X squared. Then, dito, lagyan natin by gawin natin binomial n. So, 1 minus 1 minus AX quantity squared. Multiply by what? Multiply by ito. Simplify natin ito. Ito magiging 1 minus EX pa rin. Then, ito magiging negative. Negative A times negative positive times A magiging positive A squared. Tama? So, negative A times negative is positive times X is magiging positive EX. All over what? All over B squared, sir. Yung 1 minus EX squared. So, anong mangyari dyan, sir? Matatanggal po ito by positive, negative to positive. So, ano yung natira? So, ito, simplify natin. Ito, sir, mixed number ito. Ang gawin lang nito is, gawin mo lang dito is, ito, imumultiply mo sa 1. So, magiging, ano dito? 1 minus EX squared plus A squared plus X squared. Diba? So, ito, anong natira dito? Ang natira po dito, sir, is yung 1 plus A squared. Kasi ito natagal na. So, A squared. All over what? All over 1 minus EX quantity squared. So, yan po yung natira natin. So, ang gawin lang natin dyan is isi-simplify po natin yan. So, simplify natin yan. So, ano yung next natin? So, ang next po natin dyan, sir, is ito. So, ano ba yung nakuha natin, sir? Sir, meron pala dito nakalimutan yung 1 minus A squared. Kasi dito pala. LCD pala yan. So, yan. Ang gawin natin ito, ito kasi, ang mangyari kasi dito, analyze tayo mabuti yan, ang mangyari kasi dito, dalawang division. Ang reciprocal niyan is multiplication po, di ba? Pag nag-multiply ito, mapupunta dito sa numerator. Yung 1 minus x squared, mapupunta sa numerator. So, kapag nagkataon na mapunta siya kay numerator, matatanggal na po yan. Matatanggal yan by dito. Kasi ito, pag tinas mo dito, i-divide mo naman dito. So, matatanggal po ito. So, hindi ko na yan ipapakita kasi masyadong mahaba na. So, yan. So, anong next natin? Ang natira, pag matanggal yan, ang natira po is yung 1 plus A squared all over ito. Tama? So, burayin natin yung sa taas kasi hindi na nag-gas yan. So, burayin natin to. Then, simplify natin. Anong natira dito? Yung 1. Yung 1 plus A squared all over what? Ito kasi natanggal na ito. So, ang natira, ang naging all over niya, ito lang. Yung 1 minus EX quantity squared plus A squared plus X squared. Diba? So, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin lang natin dyan, sir, is simplify po natin yan. So, paano natin, ang tanong, paano natin isimplify? So, tignan natin kung saan ang abot. Tignan natin sa algebra. So, yan. Ito, kung titingnan mo ito, kung pwede mo itong FOIL method. Then ito, okay na ito. Wala tayong problema dito. So, FOIL method natin yan. So, 1 plus A squared. So, marunong naman kayo mag-FOIL method. FOIL method dito. So, makukuha mo dyan is 1 minus 2EX plus A squared X squared. Tama? So, dito, copy mo lang yung A squared. Then, ito kasi, subukan mo itong, ano, i-arrange by algebra. So, kung natatandaan mo ito, wag muna ito. So, kung natatandaan mo ito, pwede mo siyang gawing binomial. So, pag ginawa natin binomial, magiging quantity squared. So, pag sinimplify mo siya gamit yung FOIL method, magiging, ang makuha mo dyan is positive A squared plus 2AX plus X squared. So, yan po yung makukuha natin. So, magka-cancel po yung positive 2X sa negative 2X. So, ang natira po dyan is 1 plus A squared all over what? All over 1 plus A squared plus X squared. Tama? So, anong gawin natin dyan, sir? So, yan po yung nakuha natin. So, ang gawin mo lang dyan, i-convert mo ito in factoring. So, ano ba yung factor nito? 1 plus A squared. So, ang factor po nito, sir, is 1 plus A squared and 1 plus X squared. Yan po, sir. So, ito, matatanggal na po ito, pati ito. So, ano yung natira? Sir, ang natira po is 1 all over
1 plus x squared. So, kung tutusin, pwede pa yung masimplify. So, okay na yung ganitong sagot. So, yan po yung sagot sa problem number 34 sa inverse of tan. So, kailangan mo lang talaga, guys, sundan yung formula. Then, kung masanay ka na talaga, guys, sa totoo lang, napakadali talaga itong sagutin. So, kung masanay ka na talaga, guys, masyadong, mas mapabilis pa yung solution mo dito. So, kailangan mo lang tandaan yung formula ng mga inverse of trigo. Then, after that, kailangan is familiar ka din sa mga algebra. Then, kasi ginagamit kasi, ang totoo lang kasi is, madali lang talagang calculus. Kaya lang, nagpapahirap nito is yung algebra kasi hindi mo alam kung paano ito is simplify. So, kailangan talaga yung algebra. Importante kasi yung algebra sa, kasi siya po yung nagpapatuloy sa calculus. Kumbaga, ang calculus lang is nagbibigay lang siya ng formula, then si algebra na ang bahala kung paano nito si simplify. So, practice-practice lang para mas masanay pa at mas mabihasa ka pa ng mga mahirap na problem.